Mga pandamaming Bicolano from the City of Love, Tambaco City. Ini ang One Radio 91.3 News FM Numero 1 sa Indong Mga Radyo. One Radio 91.3 News FM Number 1 Pindugo na! Ang gabos ng mga bagay na dadara sa Urola, tamang desisyon sa lambang diskusyon. Kaihalong duda, legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotan, kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana, kaiba si Attorney Randy Blanza, legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Mga tugang, nagbabalik ang sa tong programang Legal Sana didi sa One Radio 91.3 News FM. So, kang lastik ano, sa mga na-mistang mga paradangog, brown out kita maghapon, kang lastik. Tapos, kasuod ma naman, alas 6 na aga hanggang alas 6 na banggi. Arog na talaga kayo ng buhay tala. Dinanali ang brown out. Maraming hapon po sa parainan niyo nyato dyan sa gabos na runa kang Kabikulan. Abot na palang kita brother hanggang Kamsur, hanggang Katanduanes, nadadawag man kita sa Sorsogon. Hmm. So dakula naman ang tig-abot sa tuya kang ano, ang rich kaining sa tong programa. As in, sa Facebook, nakakaabot naman kita international. Diba? May mga paradangog kita, nagsusubaybay sa tuya. So, digdisa sa tong programa, igwa sa Jordan, igwa sa Taiwan, igwa sa Singapore. Ano? International naman ining, nice. Ang naabot kong sa tong programa. Salamat sa ining social media, ining Facebook Live ta. Anyway po mga tugang, so ini pong programang Legal Sana. Ini po si Girari, si Attorney Randy Blanza. Ini po si Ariel Belarmino. So ngunya na hapon naman, medyo as promised, so last ang episode baga brother, kasi dako may mga na-receive kitang mga text messages, mga chat na kumbaga due to insistent public demand na nag-ano sina na paghurunan tamanda ang tungkol sa tenancy. Nag-request oh. Na ang itopic tamanda subatas tungkol sa ano sa tenancy, so mga granted para uma. So sabi nga, wish granted. Wish granted. So sangon niya na hapon ang paghurunan ta tungkol sa batas ini sa mga tenancy, sa mga parauma ta diyan. Ngunya na si Mana, may nag-ano sa kuya, may mga kliyente man ako, mga ayan, mga may makamidbin na parauma arog ka. Nataram ko ini na niya ako ngunya na Sabado tungkol mga batas tungkol sa pag-uma ang sa aming i-discuss. Kaya niya ako magdangog ka mo ta pre-legal service, pre ano na ini, pre-consultation, libre na, no? Na kumakonsulta baga sa abogado, may bayad. Ining programa, ta, nagtataw kita kilibring kaaraman. Garo naman sila ni consultation on air. Very informative. Very informative ining ano ta, ining programa. So, although, ang ano ta nga, ne, ang problema ko lang talaga, medyo busy talaga kitang tao, ano? So, as you mentioned, you said, mga dumangka naman sa Dabao. Iyon nga, may ngunya na si Mana, igwa na naman akong naka-schedule na travel. Kaya malamang po, mabalik na naman ako kay ni Domingo, sa masunod na Domingo. Kaya next Saturday, mag-orenjoy naman na kita kay mga music. Ano? Araw talaga kan, busy person, dapat kitang mga obligasyon na kaipuan, anuan. Kasi lalo na ngunyan, nagbabalik na kita sa tigapon ng new normal. Nagbabalik na sa mga face-to-face meetings. Takay to baga mga tugang, puros kita ano? Puros kita huyan na online, so Zoom, so Google Meet,
Microsoft, kung ano-anong mga online meetings, mga online platform. Ngunyan, padiit-diit, nag-ano na, kumbaga, nagbabalik na kita sa normal. Anyway po, sa mga kapwa ko po, certified public accountant, sa mga CPA po sa bilog na Bicol, sa bilog na Pilipinas, we are celebrating this week, nagpunungon yan. So, centennial anniversary, centennial celebration of the accountancy profession in the Philippines. 100 years na ang accountancy profession, brother, sa digi sa Pilipinas. Nagpun niya ang accountancy kang 1923. So, this is the 100 years. Kaya kumaduman, kaya kumapaano, igwa kaming event sa Manila Hotel. Kasi, awardan me, member po ako ngunyan kang National Board, kang Philippine Institute of Certified Public Accountant. Matao ko man kami kay mga recognition, kay mga award sa top 100 outstanding CPAs for the last 100 years. Ngayon duman nga ni dahil ko garing na ano so post duman, mga ano ni sa mga certified public accountant na nagtao ki onra sa profession, kapagiging accountant. Sa rodo nang pinakamidbig siguro nindo si Manny Villar, accountant si Manny Villar, certified public accountant. Saro siya sa mga awardees. Si SGV, founder kang mga big firm kang ano, SGV, Punong Bayan, Laya and Associates, so mga Daracolao na firm, tapos ang mga past national president, mga former BIR commissioners, dakol ito, mga nasa 100 ano, mga 100 outstanding CPAs. So kaya po, itong atindiran ko, dahil pa kita nag-qualify, dit pa ang siguro ano, kay punta pang mag-contribute sa profession kang accountancy sa digdi sa Pilipinas. Anyway po, so back to the topic kita, no, tenancy. Opo. Para uma. Yes. So ngunyan po, ang inot na kay ning hapot puro perme, no arin kita masasabing legal na para uma. Kasi may mga para umang so nakailing kidaga na ano, bakante. Tamili din kag sadire, pigta naman, tig-umahan, tapos haloy na panahon, bumilalik sa kag sadire, natangay, binayaan ko ngayon, ano yan, bakanting luti, natangay, igwan ang naka-star. So, ako na baga ngayon kayong nag-uma, gis anyos na ngayon ako digdi nag-uma, di dapat, ang ano, may karapatan ako bilang para uma. So, igo po kitang tigapod na ano, tigapod kitang mga requirements para masabi kitang legal na para uma. Kaya nga ng programa ta, legal sana. Ano? Kasi pag bako legal, illegal. May problema kita. Bako not necessary illegal, but igoyan na problema, igoyan na defect sa imong karapatan, sa imong mga ano yan, na dai ka mo, makakaoko kay karampatang protection sa batas. Kaiwal mong batas. Kaiwal mo ka ng batas kasi pero, bako legal. Pag legal, kakampi mong batas. Kakampi mong batas. Kakampi mong batas. Garo may pelikula mga kanbrother. Kakampi mo ang batas. No? So, ngunyan, huni po ang ano, para masabi na ang sarong tawo, ang sarong nagkukultibar kang daga, para uma, huni may igwa kitang tigapod na 6 essential requisite for establishment of tenancy relationship. Makibasa tabi, brother, number 1. Number 1 po, the parties are the land owner and the tenant. Okay po. Ini pong tenancy relationship or tenancy contract, kontrata ini. Ano? Kaya pag kontrata, dapat at least duwang tao. So, ang sarong kak ang nagkukontrata digdi, so kag sa diri kang daga, tapos so para uma. Ano yun? It is necessary to have a written contract. Dapat. Ideally, dapat nakasurat ini. Sa barangay po. Nakasurat ini, tapos nakaano ini, nakarecord ini sa Barangay Agrarian Reform Council, Barangay Agrarian Reform Council. Tapos, copy furnish kayo ng DAR, kang ano, Department of Agrarian Reform, kayo ng kontrata na ini, yung tig-apod na share tenancy agreement. Okay po. Kaya lang digde by kumbaga by experience dakol kitang na experience na daing mga kasuratan. Arang bagan mention sa bago. Oo. Dahil man siya nagpaarang basta nagtanong lang siya tama. Nagtanong. Pagabot kang may-ari, nagdemand na siya na ako na ngayon. Habo man kang kagsadiri palan. Paano po 'yan? So dahil man nakontrata, sisa ka kontrata mo, kisay ka nagpaarang. Kaya dahil ka maano na ikapara uma. Tapag kontrata dapat may mutual consent. Pareho ka mo nagtugot.
So kag sa diri kang daga nagtugot na umahon mo iyan, ikama nagtugot na ikang makultibar kang daga. Otherwise po both parties agree upon. Nyan dapat agreed upon by parties. Ano para magkaigwa kay tenancy relationship. Ikaduwa, the subject is agricultural land. Ang tenancy agreement lang po covered lang kaini ang agricultural land. Ano? Agricultural classification. Kung halimbawa ang daga nindo agricultural dati. Agricultural dati ano? Ngunyan baga may mga dakulo nang na-reclassify dati ngayon digtig uuma. Kaya lang nag-introduce kiti nampo, nag-introduce kiti mga organis ano o nagkaigwa ki zoning ano na nagkaigwa ki amendment sa zoning ordinance kang barangay ay kang munisipyo or siyudad na iyan na daga mo na classify na as commercial o residential. So kung haloy ka na ka na nagkukultibar, automatically so tenancy agreement nindo will be extinguished. Mawawara ng bisa ang ano, mawawara na kibisa ang sendong tenancy relationship, ang tenancy agreement kapag ang daga na reclassify na as not anymore agricultural. Iyo ba ang nangyayari po ngunyan ano? So siguro nahiling man nindo pag nag-agi kamo sa satuyang mga kapalibutan, so mga nagkakaraigwa kay mga ano, mga tinampo, mga road opening and widening. Road opening, road widening, bata aralabao ng darakulao ng inang tinampo. Sa gilid kaan mga agricultural land diyan ba kasi nawang inagyan sa kabasan. Oo, so diyan sa pasirin duman sa Luom, sa Busay. Oh, agricultural mga ano rin kaan, posible an ma-reclassify na from agricultural maginayan commercial or residential. Kasi mapuuna diyan maturugdok na ta syempre pag may nasa gilid na kang tinampo maturugdok na diyan siguro ang ano mga negosyo kasi nagiging attractive ang sarong lugar pag along the road. Okay. So dapat po ining tenancy relationship pwede lang ining ma-claim sa agricultural land. Kung na-reclassify na ang daga nindo into commercial, residential or industrial, dai na kamong habol. Ano? Dai na kamong habol kaini. Okay, number 3. There is consent. Consent. Dapat magtugot ang landowner. Ano? Kaipuan magtugot ang landowner, kaipuan magtugot ang tenant. Consent freely given. Consent must be freely given. Dahil dapat tinakot, dahil dapat binantaan. Ako nga kayo nang mauma, pag dahil mo nga sa pinauma, magsisimba kang may bulak sa ilaw. dahil arogan, dahil piriritan. Ano? Kasi kontrata ini. One of the requirement of a contract is that consent must be freely given. Ay, masasin aram kayo itong mabuti kong kaibigan, masamang kaaway. Masamang kaaway. Ano, Fernando po. Okay. Ang ikapat. The purpose is agricultural production. So, dapat, ang tenancy agreement po, matanong kita. Matanong. Alima, daga, pwede ko ngayon, ano, tugdukan nga kiharong pagibuon ko nga total nga haran ni sa eskwelahan pagibuon ko nga kantin o kay pagibuon kong dormitory bako na yan tenancy ano that is no longer a tenancy agreement if the purpose is not for cultivation of land. Okay. Kay puan pagtanom agricultural production. Okay. Kailangan mag-produce ang daga kay mga agricultural products. Mga crops. Okay, tanuman mga kay ano yan? Maluto man sako. Kamote. Kamote, yes. O yan nga yung rice. Palay. Mais. Oo, yan nga yung nyog. And so on and so forth. Yeah. Okay. Ikalima. The purpose is agricultural production. There is personal cultivation. Kaypuan personal cultivation. Kaypuan su parauma, siya mismo ang magkultibar. Dahil siya pwede, ako nang ang mauma, tapos magbabayad ki para ki, ano, alimbawa nga ya, ika-brother, ako nga su land owner, kinuata kang parauma, iumahon mo nga ining daga ako. Ika, tiwakan ka niya, mama, babayad na sila nga ako para tarok, mabayad na sila ako para ni, gabus na gibuduman, tigbabayad muna sana. Nagbabayad ka na sa labor. Dahil ka masasabing parauma, that's not considered as agricultural tenancy. Okay po. Ano? So benefit kang sarong tenant, dai ka ito entitled. Because the law is ano, the law is strict on this, na kaipuan,
para maging valid ang tenancy agreement, kay Puan, so para uma, siya mismo ang mag-uma. Okay po. Kaya nga ni brother, araw kay ni, nagadal so para uma, pinadagos kang ake, pinadagos kang ake, is the tenancy agreement continue or natatransfer ba yan? The answer is no. The answer is no. Kasi halimbawa, ako po ngayon, so land owner, kaurong ko sa ama, may tiwala ako sa ama, tinugutan kong mag-uma. Nagadal so ama, so ang nagpadagos na so ake, pwedeng may tiwala ako sa ama, pero di akong tiwala sa ake. Ano? Kaya, para makontinue ang agreement, kay Puan, magranis ako so ake. Magtaram, pwede tabi atorne, ako na ang mapadagos kang pag-uma sa lati ni Pai. Pag nagtugot ako, then the share tenants, the tenancy agreement can continue to proceed. Okay. Otherwise, pag tig-uma mo an, dai ko aram, ang aram ko, so ama ang nag-uma, nahiling ko, si say an na nag-uma, taday ko man aram nagadana palan, so kahurong ko, pwede takang palayason, dai akong consent na ikang pag-mag-uma dyan. Ano? So, kay Puan, personal cultivation. So, clear na po mga paradangaw. Oo. Tatod po, may mga exemption man ini. Nag-init pa sana po. Ikanom, ikanom tabi, brother. There is sharing of harvest. Oh, dapat magbanga. May ano? May hatian. Baranga hatian sa produkto. Kung halimbawa ngaya, ako ang maano, makultibar kang daga mo. Bayaran ta ka bulan-bulan na 10,000 fix. Agapod kan renta sa daga. Ang tigapod na tenancy agreement, daing fixed na amount, halimbawa, barangaan, halimbawa ngaya, one-third. Ang one-third ngaya, ang one-third, i-ano ngaya, pambayad mo na sa mga, o kaya, ang ngati, ang tangaya, 70-30. 70 sa parauma, 30% ang share kang may-ari. Ang may-ari. Pero ngaya, sa 70%, dyan naman kukuahon sa mga gastos. Kasi pag umabaga, halimbawa, mapataro ka, makuha ka ki abono, maano ka ki mga pesticide, kung ano pa man, sa imo naman an. Kung baga, may sharing agreement. Di din nagkakaproblema sa sharing. Di ba? Alam ba, para uma, pag nga naso kag sa dire, bago ngayon, nalinta ka ngayon, nagpalukad ka. Natangali ka lamang na hinatod sa kuya kung si share ko. Anong sabi ka, para uma, maluya ngayon sulukad. Maluyan nga yan nyo, maluyan nga yan nyo. So, ginastos ko ngayon pagpalukad, kulang panganin nga yan sa sunako ako ngayon o nalukad, kulang panganin nga sa mga gastos ko. Kung araw ka, hindi, papundunta na, mako ako kimaray na para ano. Kaya lang, dyan nga ako ng problema. Yeah, ano? May mga, bako man sa pag ano, may mga nandadaraya man talaga. May mga nag-disadvantage kumbaga. Nagte-take advantage. Oh, tamile puro permi wara ngayon so kag sadire, wala sa land owner. Siyempre sa mga gusi diyan, sa mga produkto. Oh, so mga gusi diyan, mataram na sana. Dahil man kireceive. Tinungro ngaya, tinungro. nagpa dakulo na nako ang uma sa daga. Tinaw na sa sadire, duwa na sa nang sako. Okay. Duwang sako, maataon pa. Tapos at ang nga bagong idakulog ang nako ah, maluyang eh, so ano, so ane, tinungro, okay nga o ano. Arog yan, dyan nagkakapuon ki problema digdi sa tenancy relationship, pag ang sarong party nag-take advantage. Okay pa. Pag ang sarong party, habo na mag-comply kang sa iyang obligation in good faith. Okay. How to establish tenancy? Kay Puan pa po daw mga tugang, na ngayon magkaigwa ki tenancy, kay Puan nakasurat. Sabi ta nga ni Kasubago, the answer is yes. Ideally. Mas magayon nakasurat. But then, may mga instances na daing nakasurat. Ang batas ta kaya, brother, yan ang tigaapod na ano, the land for the, ano yan, kumbaga, the law for the underprivileged. Na pag ang sarong batas, ang sarong interpretation of law, tig-ano siya, tilted siya in favor duman sa underprivileged. Halimbawa, labor, tapos employer, employee. Ang batas ta, pabor sa employee, sa mga empleyado. Empleyado. Sa tenant, landlord, ang batas ta, pabor sa tenant. Ano, mas dakol ang protection kang tenant kaysa sa landlord. Pero, dahil man ibig sabihin mga tugang, permitama ang tenant.
may mga tenant man na ti uyaman man ka ng batas na teka ngayon, madunong ka man na tenant, bako gabos na karapatan. Igwa ka man na obligasyon. Kaya baka nag-audit ako sa dar, sa bakakay. Tighusay duman sa laog kang dar. Oh, kanakon, nag-urusay yan. Ta, ako, erong pang doon. Ako, nako na naman ako ka na kasong araw ka. Puro perme dyan ang problema, barangaan kang umakang ano, huyan na produkto. Kaya man eh. 5 taon na nga, man sa kuya, nagtataw kang share ko sa guse. Iyong-iyo dyan ang ano, iyong-iyong mga kwirintahan iyan, kwirintahan. Tapos, minsan pag tipahali nga, pahaliunta ka na nga yata, dahil ka man nga nagtataw kay guse. Sismasingin naman sa paraoma, bayaran mo nga ako sa mga tinanong ko ngayon dyan ng nyog, sa mga tinanong kong, ano yan nga, uya ng mga kahoy dyan, bayaran mo nga, iyon na, nagsiringilan na. Kung ako man landlord, di bayadin mo man sugusi ko na 5 taon dahil ka nagtao. So dumang kwintan ito, may tatay. Mm. Kwintan takong pirang anuma. Pero dahil ka na nga matanong dyan pag nabayadan ka na nga. Dahil na siya. Out na siya. Ta, may karapatan man pala. Pag nagpahali ka talaga kay tenant, may karapatan iyan. May tiga po dyan na disturbance compensation. Okay. No? So ining tenancy na ine, for establishment of tenancy, it is not essential that the landowner has personal knowledge of the cultivation by another in the concept of tenant. Ang tigtatanong ta baga kasubago, noon yung number one brother sa pinaka puon, sa pinaka first part. Ay, hindi na. Oo. Sa tenancy mga tugang, pwedeng makipaglaog sa tenancy agreement so tigapod tang actual possessor of land. Halimbawa nga ya, ang may kagsadiri kang daga, sumagurang. Okay? Sumagurang. Na. Sumagurang ngayon kag sa dirikang daga. Tapos, ako nagtatanong. Tapos, ang caretaker, ay ang pinagtiwala na so pagkultiba, so ano ngaya o, so saro sa mga aki. Mm. Ining aki na ini, bilang rightful possessor, or ang apunmikan, possessor de facto. Siya nang nag-ano, siya nang nagmamanage ng daga, yeah. Igwa siyang karapatan na mag-enter into tenancy relationship. Kung halimba, pwede niya ipauma. Mm. Ta in the concept of owner man girara yan, na maski so actual na kagsadiri, dahil pagkaaram. Okay. O kaya pwede man niya ako, halimbawa niya ako mga tugang ano, may daga. May daga, tigrentan ko so dakulaon na daga. Ano, agricultural land. Mm. Tiga po dyan na agricultural lease. Tigrentan ko, tigbabayadan kung ano. Ta ang plano ko, magtugdok naman kay, ayan, magpatanom niya kay mga root crops kung ano. Sabi ko, maray, pamakuanasan ako mga parauma. So, ako, lessy lang ako, nagrerenta ako kang daga, pwede ako magkoki parauma. Na maski, di ako magtaramduman sa kagsadiri, provided daing express prohibition. Dahil man ako tigbawalan sa kontrata mi. No? So, arog ka ng ano. Pero usually, landowner ka nang nag-ano, na ang kaipuan dito, digdi. So, it is not necessary that consent be given wholeheartedly as consent given out of pity is sufficient. Kagsadira ko kang daga, may nakiuron sa ko, ni attorney, pwede nga yung ano, pwede nga yung umahon ko ining daga o nindo, at dahil mo naman nga ini kayaho doon na ano, dahil mo naman nga ini maumata, para nun mo pa ngayon eh. Ako ko, tahabo ko, taram ko, ang tawong ini o, may mga istorya na pag nag-uma, dahil mo nagtataw kang guse, nag-share kang guse, para kang time na ito, nahiling ko ngaya, ano, may naghihilang suake, nag-arokan, out of pity baga, dahil siguro sa pagkahira ko, o sige nga, ano na sa nangyayayan, huya na, sige na, umahan na, maski napipiritan ako, that is still considered as consent, kasi naman ako pinirit. Mm. Ano? Okay. So, tenancy can be ano, may mga instances na oral ano, for as long as tigre-recognize ko siya as tenant, may karapatan siya as tenant. Ano? So, maski bako talaga siya purely written. Okay, verbal lang ito. Maski verbal, tigtatawanan yan ki premium kang batas na tigtatawanan ki karapatan ki ang sarong nag-uuma. Kaya nga, dihado ang ano, dihado ang land owner. Ano? So, agrarian dispute. Ano yung agrarian dispute? Makibasa tayo, brother. Any controversy relating to terms, tenure, or condition of employment or concerning an association or representation of a person in negotiating, maintaining,
changing, seeking to arrange terms and condition. The employment, regardless whether the disputant stand in the proximate relation of farm employers and employee. Iyo, ang agrarian dispute, iriwal ini sa pigumang daga. Sumaduman po kami kayo sa dar. Pero bago ba ka magduman sa dar, agi lang una ka mo sa kapitan. Kasi ang kapitan po, siya ang designated na barang, or any designated na BARC, Barangay Agrarian Reform Council. Okay. Ang BARC po, dapat may listahan man ka mo sa mga kapitan ta po digdi, nagdadangog na mga ano. Dapat may listahan man ka mo dyan kang, sa kada barangay nino, kang mga legitimate na tenant. Mm. Ano? Tanganing, pag nag-ano man dyan ang DAR, ma-verify kung talagang tenant ini o dae, tanganing, kung bako man talaga yung tenant, dahil man yan intindi yun sa DAR. Ano? Sa, kasi, ang jurisdiction lang sa DAR, ining mga tiga-apuntang agrarian dispute between the tenant and the landlord. Any question on the tenure, terms and condition pag-abot digdi sa mga tenancy agreement. Now, uli po, alimbawa nga, ako po mga tugang, may daga. Okay. May daga ako, agricultural land, may wason. Mga ano, 10 hektarya, dahil naman pala pwede 10 hektarya, takover din kang dar, ay kang carp, mga 3 hektarya. Tulong hektarya nga, agricultural land. Mga ano, tigtatanuman ko kay mga paroy. Pwede ko daw ang ipabakal. The answer is, yes. It doesn't fall, it doesn't mean na porket igo akong tenant, halimbawa may pinirma na akong tenancy agreement. Ano? Nagko ako ki para uma duman sa tulo kong itaraking daga. Maski yan may para uma ako, pwede ko yan ipabakal. Daing ano, da isa batas na porket may tenant, dahil ako pwede magpabakal. Ang mapabakal sa landowner. Pwede kong ipabakal ang landowner, may karapatan na ipabakal, pwede yan i-collateral sa bangko. Pwede yan. Kung ano man ang karapatan niya bilang owner, pwede niya yan gibuhon. Kumbaga yung the right of possession doon sa owner. Oo. Tapos, halima, napabakal ko. Halima, pinabakal ko sa imo brother sa daga. Ano? So, ngunyan, nagbago sa land owner. Ngayon, ika bilang land owner, nag-ano ka lang naman, kumbaga, so karapatan ko matatransfer sa imo, kung legal so tenancy agreement may, halimbawa, 10 years ang tenancy agreement may, tulong taon pa sana, so may natitira pang 7 taon, no choice ka, kaipuan mo itong i-honor. Ano, so ngunyan, sa imo na magtatao kiguse. Ika na ngunyan ang ma-act as the landowner because the new landowner is bound by the tenancy agreement that was entered into by the previous landowner. Ngunyan, ang problema po kayong mga tugang, actual case ini nahandalan ko ini dati, tapos anyway, tapos naman, bako naman ini sub judice, may kinolateral sa moya kayo sa bangko. Agricultural land. Ano? Agricultural land. Tapos, di nakabayad. Di finorclose kang bangko. Finorclose mi kang bangko. Nakuha mi sa daga. Napatitulan mi sa pangaran kang bangko. Kaya lang, pag duman mi, may tenant. May nag-uuma. Yan kaming, ang bangko, bawal yan mag-enter sa tenancy agreement. Dahil man kami pwedeng maging landowner. Yeah. Kasi bako manegosyo kang bangko, ang magpauma, bako manegosyo kang bangko, ang mag-share sa guse. Kaya no choice kami, kundi ipabakal ito. Ipabakal itong property sa willing buyer. Kaya lang po mga tugang, sa bangko, pag ang sarong daga may tenant, dahil yan tulos na babakal. Hindi ka na may mabakal kasi sumabakal baga, siya na ngunyan ang maasumer kang, siya na ang mananagot duman sa tenant, di ba? Kung ano man ang karapatan kay ito. Kaya ang nangyari kay ito, pinahali me sa tenant, pinalayas me. Kumbaga, ejectment case ito, tigpali sa tenant. So, yan, ito, legitimate itong tenant. May record sa DAR, may araw ka yan. Ang nangyari kay ito, nagbayad kami duman. Binayadan mi ito kitig-apod na disturbance compensation. So, nagkorumpyutan ito. Halimbawa nga, sa mga tigigugusin niya, araw kayo ni, binayadan mi ito, sumagiging income niya sa 5 taon. So, nakadurda ko lang man ito ki bayad. Araw po ka ng kumbaga, proper way of treating ano. Kasi, dahil man kami kayo tumabasol sa bangko, kung natamihan pahalion, kasi,
dahil man kami karapatan maging land owner, ang bangko, daiyan na responsibilidad na magpag-usi. Mm. Kaya lang niya nagpo-foreclose kasi na nakabayad. Pero ano man girare na ma-revert yan into cash. Okay? So kaya po ining mga problema digdi sa tenancy, maduman talaga kamo kay ni sa agrarian. Sigurado lang nindo ko kamo tenant, registered kamong tenant. Kung ano lang nga kamo lang ang nagtutubod na tenant sa ibang tao dai. Taday ka man ng mga record, paulion ka kansada. Lanti kumakang unaki, pruweba mo na talagang you are a legitimate tenant. Okay. Hey. Ining ano, tenant emancipation patent. Makibasa da tabi, brother. Anyone who wishes to contest the rights of the farmer to land given to him by the government in accordance with our agrarian laws has the burden of providing that the farmer does not deserve the government grant. The above findings notwithstanding, and assuming that the petitioner really waived his tenancy rights in favor of private respondent, this case should still be void for being made in violation of Presidential Decree number 27. Oni po, under the CARP law, Comprehensive Agrarian Reform Program, sa mga darakulaan na bagay ng estate, sa mga darakulaan na daga, nagsubra na sa 5 hektarya. Talima po kung may mga ano ka, kung iwa kang daga, 8 hektarya. Ang i-retain mo lang kan, 5 hectares. Mm. Ang 3 hectares kaan, i-cover yan kang CARP, tapos isusubdivide yan sa mga tenant. Maano yan, kumbaga natatawanan yan kay, ano, natatawanan yan kay, uyan na, ano yan, titulo. Pwede kang mag-ano, ma-award yan sa tenant, sa mga qualified beneficiary. Tapos, iyan ang titaon ng emancipation patent. Ang emancipation patent po, mga tugang, titulo ini. Katunayan ini, na ikaw ng kagsadire. Tigtataong kang dar. Tigtataong ni kang dar, tigpaproseso ini kang dar, ini emancipation patent. Ngunyan, halimbawa, nawadan niya si Pedro, iguan ng emancipation patent. Ang presumption ka, nag-agian sa normal na proseso. Okay. Kung halimbawa, nagreklamo ka, natangis si Pedro, may titulo, dahil man, bako man talagang tunay na para uma, para nga, tulong taon pa saan. Ang tunay nga, aluin na nga nag-uma, si ano, Felipe, dapat nga, kay Felipe sa titulo, mag-file ka kikaso. Mag-file ka kikaso, dapat nga. So, titling process pa lang, nag-object ka na okay. Kung talagang bako yan na legitimate. Because there is a presumption of legitimacy in the issuance of emancipation patent. Now, huning ano, CLOA, Certificate of Land Transfer, CLT, and Emancipation Patent. Makibasa daw tabi, brother. It being so, we rule that the EPs previously issued to dependent appeal partake the nature of public document which is entitled to fall in credit in the absence of competent evidence that is due execution was tainted with defects and irregularities that could warrant declaration of its nullity. The mere issuance of the certificate of land transfer does not base in the farmer granted ownership of the land described therein. It is only after compliance with the condition set forth and PD Presidential Decree number 27 which entitled him to emancipation patent that he acquires a vested right of absolute ownership in the land holding. It must be emphasized that once a certificate of land transfer or CLT has been issued to a tenant covering a property under the supervision of land, compliance with the implementing rules and regulation of the Department of Agrarian Reform, he is thereby deemed to be the owner of the agricultural land in question. There is no more landlord and tenant relationship, and all that remains is for the Department of Agrarian Reform to determine the valuation of the land in accordance with the existing law rules and regulation for purpose a compensation to the landowner. An emancipation patent landholder a holder acquires the vested right of absolute ownership in the landholding right which has become fixed and established and is no longer open to doubt or controversy. Ini pong ano, CLOA,
Certificate of Land Ownership Award, Certificate of Land Transfer, saka Emancipation Patent. So, ini pong Emancipation Patent na it is a public document. Public document which is entitled to full credit na ano yan, demo yan, basta-basta maki-question kasi nag-agi yan sa proseso. Ngunyan, oo. Ini pong Certificate of Land Transfer. Alimbawa, dakulaon na daga. 10 ektarya. Ang 5 ektarya kaan, covered yan kang retention. So, iyan ang i-retain kang kagsadiri kang daga. Ang limang ektarya kaan, iyan ang pagbabangaan kang mga qualified beneficiary, kang DAR. Okay? Tapos, halimbawa, ikaw po para oman na identify ka bilang saro sa qualified beneficiary. Ma-issue sa imo ki Certificate of Land Transfer. Pag sinabing Certificate of Land Transfer, iyan na daga na natig-uuma mo sa imo naan. Sa imo naan. Pero, ang ano mo, ang huya na ownership mo, bako pa perpekto, bako pa kumpleto. Ta maghulog-hulog ka pa, mabayad ka pa sa land bank. Installment basis. Ma-installment ka pa. Pag na-full payment mo yan, saka ka lang matatawanan ki Certificate of Land Ownership Award. CLT. Tapos, matatawanan ka na ki Emancipation Patent. So the moment po you are a CLT holder, CLT grantee, Certificate of Land Transfer, bako ka na para uma. Kasi dahil ka ng landlord. Ano? Kasi iyan na daga na antig award na sa imo na. Ibig sabihin, ikan ang talagang... Ikan ang amo kang sadiri mo. Legitimate ka ng owner. Iyan na tig ko-cultivate mo sa imo okay. Naan. Tapos land owner, binayadan na kang land bank. Okay. Ano, binayadan na kang ano, kang DAR through the land bank na or any government government bank. So sa imo na yan, dahil ka ng ano, dahil ka ng obligasyon na magtao pakigusi. If you are already a holder, a grantee of Certificate of Land Transfer. Later on, pag nagkaarayos mo na sa mga dokumento mo, nabayadan mo na gabos, you are now entitled for a release of Emancipation Patent. Pag sinabing emancipation, kumbaga, ang word po ang mga tugang na emancipation, sugaro, napugtas na so gakod mo. Diba? Halimbawa ngaya, minor. Pag nag-18, ang mga minor de edad, emancipated yan. Kumbaga, under sinda sa gakod kang magurang. Kumbaga, nabutas na. But the moment you reach 18 years of age, you are emancipated. Nabutas ka na sa authority sa ano magurang. Kang magurang mo. Okay. You can now act on your own. You can now execute, sign contract. Pwede ka na mag-agum. Otherwise, you can stand your own feet. Yan, you can stand on your own feet. Ano? So, once na nakakuha ka ng emancipation patent, iyan po na emancipation patent, titulo na ang kang daga na nagpapatunay na ika ng kagsadire, you are now the owner, although may mga restriction yan, may mga limitation yan, na yan pwedeng basta-basta ipabakal. May certain number of years na dapat sa imo yan, or kung i-transfer mo yan, dapat sa pamilya mo, sa aki mo, na yan pwedeng mapaduman sa ibang tao. Tapos, dapat ang tatransferan mo, halimbawa, ipabakal mo ngaya, tanda mo na kaya mag-uma, pwede ipabakal mo sa aki mo, pero sa aki mo naman ang mauma. May mga restriction, pero ngaya, pag pinabakal mo ngayon yan, 2 taon ka pa sa nang nakakuki emancipation patent, pinabakal mo, tanagtugdok isari-sari store, pwede ang bawiun sa imo kang gobyerno. Ang purpose ka ninyo yung emancipation patent, nganing, so tiguman nindo, sa indo ng produkto. Dahil mo pag-convert na ano, ota, yan, violation yan. Okay. Okay, so, clear, yan. Clear, very clear. Clear, yan na now. Okay. So, emancipation patent undergoes the direct, under Torrens title naman kita. Okay, present tayo. So, the government recognizing the worthy purpose of Torrens title should be first to accept the validity. So, pag may Torrens title na, makusugo niya na ebidensya bilang, iyan ang best evidence that you are now the owner of the property you are tilling. Di mo ba, na-discuss na sa Torrens title. Uh-huh. Certificate of Land Transfer, mother title ito. Tapos, ining, ano man. Okay, o yung tenant si Tabi Brother, personal cultivation. Ano daw kay Puan para maging tenant? Okay. O yung tenant si personal cultivation. For one to be considered a tenant, he must necessarily work the land. Himself, although he may avail of the labor of his immediate term household. DCN 0808 thus, when he went to Saudi Arabia, he left farm work
to his wife, he was clearly no longer taking advantage of the assistance of his farm household. In the following cases, involving a government employee, a bus conductor, a full-time machine operator, and a jeepney driver, the Court of Appeals found it hard to believe that these people could still have the time to work the land personally if the law abhors absentee owners, more so with absentee tenants, failure to comply with one's obligation as a tenant is tantamount to abandonment. Okay. Ini po ang sa requirement baga sa ano, para magi kang maapod na tenant, personal cultivation. Kay po ni ka mismo. Excuse. Kumbaga si Juan nila kasi iyo ang talagang siyang mag-cultivate. Siya magtrabaho. Okay. Pwede ka man magpatabang sa agumo, pwede ka magpatabang sa aki mo. Pero halimbawa, tenant ka, tapos nag-abroad ka, ang nag-cultivate na sa agumo, pako ka ng tenant. Pwede ko ang paliun na agumo, bako yan ang kahuron ko. Ano? Kung akong landowner, okay, nahiling ko ngaya, ang kahurong ko nga si Pedro na, tangi so agum nang nagkukultivate. Ito pala si Pedro, nag-abroad na. Ito pala si Pedro, nagtatrabaho na sa, empleyado na kang gobyerno, empleyado na kang ano, nagtatrabaho na sa private, o huto na mamasada, o rural daw, paano niya pa makultivate sa daga ako? Ano, isusugo niya sa iba? Bago ko na siya tenant, so the tenancy, that is a violation of a tenancy agreement. Okay, when the tenant can no longer personally cultivate the land subject to the tenancy agreement, that is considered abandonment. And that abandonment po mga tugang, pag inabandon na mo ang agriculture, ang land subject to the tenancy agreement, that is ground for cancellation. That is ground for rescission of contract. Pwede kong ipa-cancel ang contract kung ako landowner. Mahanap na sana ako na so pwedeng makatao ki sa iyang full-time na oras, so sa iyang gabos na oras para i-cultivate ang sakuyang daga. Okay. Ano? So kaya iyan po ang ano, kay pwedeng di personal cultivation, di pwede ang part-time na tenant. Sa tenancy agreement, pwede man ngaya, mag-cultivate ko ngaya o paghali sa opisina. Sabi kang batasta, paano ka man ngaya maging tenant? Nang record nga ni Kenny, personal cultivation. So you are not ano, you are not sincere. Bako ka sincero sa pag-utob kang sa imong obligasyon bilang tenant. Okay. No, kaya may right diyan ang landowner na consider diyan as abandoned. Kaya ipa-cancel ta na lang ang tenancy. Okay, so obligation ba kayo? You have the obligation to do and not to do. Yan. To give and not to give. And fully to fulfill the obligation subject to court action. Sabi sa law 1 ba? Sabi sa law 1 din daw, rag ka talaga brother. Ining intruder. Okay. Na sa baba. It is a in CTL rule that tenancy relationship can only be created with the consent of the true and the lawful owner and not by the imposition of assumption, usurpation by any intruder or usurper. Mere cultivation by usurper cannot confer upon him in any legal right to work on the land as a tenant and thereby involve the protective mantle of security of tenure under the law. Indeed, tenancy is not a unilateral relationship deriving substance only form what an alleged tenant does upon the land. It is basically a legal relationship of mutual accord by and between him and the owner of the land. Tenancy is not purely factual relationship dependent on what alleged tenant does upon the land. It is also a legal relationship. The intent of the party, the understanding with the farmer is stalled. In this case, the written agreements provided these are comply with are not contrary to law are even to even more important. These are no squatters in agricultural land. Squatters are only found in urban communities, not in a rural area. Ini pong mga ano, usurper. Pag sinabing usurper, nagkuha ka kidaga na bako umuman. Nag-possess ka kidaga, nag-cultivate ka kidaga na bako umuman.
dahil kang protection kan sa batas. Maski ngaya perang taon mo yan inuma, kang pag-umamo, kang time mo, dahil mo man, dahil man, dahil ka man nagpaaram sa kagsadire, nahiling mo lang bakanting lote, dahil may nagkiklaim, pero ito palan may titulo. Ito palan, so kagsadire kaan, siguro na sa ibang bansa, or dahil man talaga naasikaso, kinultivate mo na, tigparapagayon mo na, tigparaan no, sabi kang batas ta, dahil kang protection, you are considered a usurper. Bako ka squatter, ang squatter sa mga ano ini, sa mga urban areas, sa mga city, sa mga ano, ang apod sa imo, usurper. Ano yan po? Contrary to public policy? Contrary to public policy because you are cultivating a land which is not, which you do not own and which you don't get proper consent. Okay po. Ano? Okay. So, maski, no, maski pirang taon ka pa dyan nag-uuma, pasalamat ka na lang, tanaka umaka. Pag pinahali ka, dahil na maglugulugo kasi dahil ka man talagang karapatan in the first place. Okay po. Ano? So, security of tenure. Ini pong ano, ining security of tenure na tig-apod, once a legitimate tenancy agreement, there is a valid tenancy agreement, may security of tenure dyan ang tenant. Dahil ka basta-basta pwedeng pahalion. Dahil ka basta-basta pwedeng pahalion kang landowner kung nagko-comply ka man kang obligasyon mo. Okay. Halimbawa ngayon, so tenant, nagtatao man kigusik, tultul man sa iyang obligasyon. In good faith. In good faith man. Sabi ka kag sa dire, maray pa ngaya, iyang ngayang ano ko, farm ko, ipabakal ko na ngaya, anta may ano ngaya, may gigibon ngaya na solar farm. Sabi ta nga, kaso bago, dahil mo naman mapugulan ka ng landowner, pwede niyan ipabakal. Pero kung akong tenant, dahil mo ako basta-basta mapapahali, may security of tenure ako. Okay. Kay puan, bayadan mo, so expected income ko for the last year under the tenancy agreement. So kung halimbawa ngaya mga tugang, 10 taon ng tenancy agreement ta. 3 taon pa sana akong tenant, pinabakal na kang landowner sa daga, papahalion ako. So kung ano man ang expected kong income for the next 7 years, iyan ang tig-apod na disturbance compensation. I-advance mo yan sa ako, babayadan mo ako, mahali ako. Di ako dyan pwede makipagtagasan kasi ikang kagsadire. Okay. Ano? So, iyan ang tigapod na security of tenure. Kaya nga ni, dapat sa mga paraumata, mas magayon man giraray, magparehistro kita. Nga ni, ining mga benefits na ini, ining mga rights na ini, na tigtataw sa tukang batas, maano ta, ma-exercise. Hindi kita basta-basta malaag sa alanganin. Ma-enjoy ta itong... Ma-enjoy ta iyan. Okay. Ang sarap pa sa tenancy, ano, halimbawa, 10 years baga nga brother, ano? 10 years ang tenancy agreement. Ako so para uma. Tulong taon pa sana, nagadaan sa landowner. So ngunya, nagmarana sa mga aki. So mga aki, gusto akong pahaliyon. Aday, pwede. May security of tenure ako. 10 years. Kung gusto mong pahaliyon, bayadan mo so remaining 7 years ko bilang tenant. Kasi kung maigwa ka man na gustong ano, ilaog na tenant, or may gusto kang ano, iyan ang right kang sarong tenant. Security of tenure, security of possession for the period, for the duration of the tenancy agreement. Okay po. Ano? Very clear. Okay. Okay, carp coverage kita. Uning masunod na page. Okay. Carp coverage. Okay na. Makibasa na tayo, brother, kaya na carp. Digdi sa... Ano na na? Digdi yun na na di. Oh, na yun na yung carp coverage. Dahil mo nahiling. Ako na. Ini po man, ining programa kang, ano, next page, brother. Ining programa kang carp mga tugang. Dakulo na, tiki-question ka ng constitutionality kasi ngaya, okay. Makairak man sumakagsadiri kang daga. Nagparatiripon nga kami kay mga magurang mi, suninuno mi, nagparakwal kay daga, kukuon man sa napalan kang gobyerno. So mga landlord baga kay ito kang pano ni ano. So anong sabi kay ni brother kang Supreme Court tungkol sa carp? As to whether the land or carp covered, the Supreme Court has this to say. Section 4 of Republic Act number 6657 provides the carp shall cover regardless of tenurial arrangement and commodity. Produce all public and private agricultural land. It is referred to as land devoted to agricultural activity as defined in this act and not classified as mineral, forest, residential,
commercial or industrial land. The deliberation of the Constitutional Commission confirmed this limitation. Agricultural lands are only those land which are arable and sustainable. Agricultural land and do not include commercial, industrial, and residential land. Okay. Ini pong ano, ining batas, ining CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, hali na po ining na-upheld kang Supreme Court. Panahon pa ni Cory Aquino. Panahon, nagpuni ni Cory Aquino. Actually, nagpuni ni Marcos. Si Marcos. Tapos, kang ano, oh, in-expand ini ni Cory. Okay, okay. Ano, hanggang ngunyan, tigpapautog pa ining Agrarian Reform Program kang gobyerno ta, na land for the landless, mga parauma, matawanan man ki oportunidad na magkigaw kay sadiring ano, sadiring indang daga. Okay. Lalong-lalo na sa mga haluyo nang nagkukultibar kang sa indang ano, kang sa indang ano yan, sa mga ting-uuma. Kaya bagay ng mga sasin de Lucito, tig-taraon na tig-grant na ito sa mga... Oo, haluyo na ito. Haluyo na itong na-i-award sa mga ano, farmer beneficiaries. Ano, so kaya, then, ano, kumbaga, settled na digdi ang ano na valid and constitutional ining agrarian reform program. Okay po. Eh, non-payment of lease rental. So mga nagtatao kay ano? Yeah. Nagtatao kay mga Arkila. Guse. Guse. Arkila or Guse sa ano? Sabi ni kang Supreme Court, pwede na palayason. Ano? Okay. Pero dapat, bago man magpalayas, may mga demand letter man nguna, may mga ano yan. Ano? So, diba, basta-basta magpalayas. Kumbaga, may mga due process man dyan na tigpapasunod. Kumbaga, sa labor, sa tigadalam sa labor, ano yan? May ano, notice o... Notice. Termination. Termination. Oo. Tang employer, there's a employee-employee relationship. So, employee. Sa landlord-tenant relationship, mutual trust and confidence bagay yan, ano? Kung ang tenant, dahil naman nagtatokigusi, kung ako man sa landlord, palayasong kunaan. And according to the law, that is one of the grounds for valid termini, valid ejectment of tenants. Okay po. Saro yan sa valid na rason sa pagpalayas ki tenant pagdai na nagtatao kishir sa guse. Okay po. No? Ano, libre. So, maano na kita digde? Payment! Ano yun, sa payment, next page tabi, bro. Ini voluntary lang transfer. Okay, payment. Ano, ang bayad kayo ni, oh, pwede ko kung may kwarta ka, pwede mong bayadan ki cash or pwede man sa land bank. Okay. So, yun yung sa ano-ano. So, okay. Pagbarayadan ini. Share tenancy, next page. Next page tabi, brother. Okay. Tikakapos na kita ki oras. Alas dos na. Okay. Share tenancy. Sige, makibasa. When share tenancy exists, share tenancy exists where as in this case, person has physical possession of another's land for the purpose of cultivating it in giving the owner and sharing the crop where the contract entered into the, by the parties. Provided the plaintiff would take care of the plants that are planted in the still to be planted on the lands within a period of 5 years giving the dependent as owner of the lands, a share in the crop, a tenancy relationship was established between the parties. Ini ang technical term kang ano, mga tugang, share tenancy agreement. Kaya nga niya tigapod na share tenancy agreement, barangaan. Hmm. Barangaan sa guse. Give and take. Give and take. Ano, may nakukultibar, so land owner man, nakaka-receive kang share sa produce. Iyan ang pinaka-ano. Other words. Pero kung halimbawa ngayon, ang agreement, ako sa landlord, o ni ngayaw, bayadan mo sa nga ako kada gusi mo ngaya, 10 mil. Kaya lang kaw ang gusi mo, kaya diit ang gusi mo, fix 10 mil. Bako yan tenancy, ang apod kaan, lease contract. Garo man sa natin, paarkila ako sa imo, bayadan mo ako kirenta. So, dahil ka dyan na share, dahil yan na karapatan sa ano, na pagkaipuan ko ng daga, pwede takang palion anytime. Kasi, tenant, ano ka man sana, kumbaga, o lessee. Ako lessor. That is only a rental contract. Okay. No? Caretaker. Anong sabi sa caretaker? Same caretaker of land, of the land, is considered a cultivator. Caretaker of an agricultural land is also considered a cultivator of the land. Ayan. Pagtigapod na cultivator, caretaker, pare-pareho man sa nang kang tenant.
provided nyaon perme sa sharing agreement. Okay. Okay, maski anong ilag dyan na terminology, ang in essence tenant man girarayan ano. Okay po. So in ang ano digde quasi judicial power to dar, so it is the Department of Agrarian Reform na may power to adjudicate agrarian reform matters. Okay. Pag nag-iriwal po, may mga issue about ano, may mga agrarian dispute, ang pinakaano, ang sarap po digdi sa methods of settling dispute, so tigapod tang compromise agreement. Okay. So sa compromise agreement, naguruon, kung pwede man lang masettle yan, na dahil na mag-arabutan sa korte, okay, dahil na mag-arabutan sa darab, the better. Okay. Lalo na kung ang parties involved, family members. Mm. Halimbawa, ang nag-uuma, pinsan man sana. Usually, gayaro ka ng mga kaso. So may kagsadiri kang daga. Ang parauma, so pamangkin man sana. O kaya so aki kang ano, aki kang tiyaon kung ano man sana. I-settle na sana nindo yan, compromise agreement. Because sabi sa Civil Code of the Philippines, yung suit between family members, dapat kayo may earnest effort mo na. Earnest effort, may ginibong mo ng medyos nganing masettle ini within the family. Okay. Ang problema kang pamilya, ang gusot kang pamilya, dapat kang tigsisettle mo na sa loob kang pamilya. Dahil nagpapablater. Dahil nagpablateran. Dahil yeah. Tulos na ano, oh. Kasi pag nalin yan, dumi naman diretso sa dar. Matarawan kang dar, naguroro na lamang kang may. Sisa nga para umamukuin ng aki ko, madunungon ng aki ko. Dahil ako tigtataw na kikuse. Sarong pamilya, kaya dapat may earnest effort mo na kayan. Okay. Ngunyan, halimbawa po ngayon, brother, halimbawa ako para uma. Sabi ko, tipagal naman ako. Kung baga niya, napaadal ko naman nga sa mga aki ko, alam ba, ang term kang is 10 years ang tenancy agreement. Or gibon, tanga, 20 years. Mm. Napatapos ko naman sa aki ko. Gusto ko naman maghingalo. So, pwede ko bang then ako mag-uma? The answer is yes. Mm. Ang tigapuntakaan, voluntary surrender. Isusubado man ako sa landowner, tataraman ko siya na isusurrender ko na sudaga na tig-uma, maghanap ka na. Mm. That is also one ground of dissolving tenancy agreement. Makibasa tayo, brother, kayo na voluntary surrender. Voluntarily surrender. Voluntary surrender. Next page. Dekay ko na agad ng key page. What do you fix, landlord? Voluntary surrender. Dahil mo na nahanap. Bakaligdita. So, basta basahin na nakuha mo na. Finding of the court of appeal of on a question on pang whether or not petitioner voluntarily surrenders landholding by means of a document entitled kasulatan ng pagsasauli ng karapatan will not generally be disturbed. We are in accord with the finding of the court of appeal that the document designated as kasulatan ng pagsasauli ng karapatan was voluntarily executed by the petitioner. It is supported by the evidence. The issue as to whether petitioner voluntarily surrendered the landholding is clearly factual. Being a question on fact, it is for the court of appeal to decide it is finding will not be disturbed by this court unless clearly baseless or irrational. Voluntarily surrender of landholding is one of the recognized ground for severance tenancy relationship. The fact that the petitioner could have exercised his option as provided by did not do so is potent circumstance to show the intent of petitioner to surrender the landholding. This notwithstanding if petitioner had not exercised his option. Under the code of the share, tenancy relation would eventually have ceased to be operative and become converted into leasehold by virtue of the above quoted statutory provision. There is no question that one of the means of the extinguishment of severance tenancy relationship is the voluntary surrender of the landholding by the tenant.
So, ang voluntary surrender, mga tugang, this is one recognized ground for terminating, ano, for terminating tenancy agreement. So, kung nga po muna, this is a contract, anytime pwede ka man maghali for ano yan, for reasonable ground, and one of that ground is habo muna mag-uma. Sana tig abo mo nang maatian ang kuko mo, ano? Maray pang mga artista na sana. So pwede man yan. Dahil ka man pwedeng piriton, abo mo na mag-uma, dahil ka man pwedeng piriton kang land kang ano mo, kang landowner na ipadagos ang kontrata nindo sa pag-uma. So usually mga ano yan, kasulatan ng pagsasauli ng karapatan, voluntary surrender, kung ano man yan, basta ang content kaan tig susurrender na kang parauma so sa iyang right na mag-cultivate kang nasabing mag-uma. Ano? Okay. So, iyan po ang ano. So, dahil yan ang problema. Basta voluntary, dahil problema. Basta mutual consent, it will not be terminated. Okay. Although may mga instances kayo na eh. Halimbawa nga ya, ano na sana, suhuyan na, so tig-uma nga ya, aniho na sana, kaipuan ng anihon, ngunya na si mana, kaipuan anihon na tamay mabagyo. May maabot na bagyo, kaipuan ipaani. So, ang maani dapat, so para uma. Sabi kang para uma, abo ko na, i-voluntary surrender ko ngayon, bahala ka magpa-uma. Then, ang masyadong time mo niyan so land owner, na makakuaki para uma, na pwede ba, pag uminabot sa bagyo, masayang sana sa mga produkto. O, yan na danyos na yan, pwede yan singilon sa para uma. Kasi, maluwas digdi in bad faith, so para uma. Na dapat maghali ka, daiman ma-distroso, daiman ma-perwisyo, so landlord, okay. So landowner. Ano? Limadiha daw. Abandonment. Ang abandonment naman, kang land kang tenant, so binayaan na sana, binayaan na nakatiwangwang, that is also a ground for rescission, cancellation of the tenancy agreement. So halimbawa, dahil nagtubod baga ngayon, ano, na-cancel na sa tenancy agreement. Halimbawa, ang rason dahil nagtatao kay ano yan, share sa guse. O, tipahali na nga kang ano, tipahali na kang landlord. O, ikaw nga yan, dahil karami siya nagtatao, pinadara na kinotis, demand to bakit. Dahil naghahali, madunong. Madunong, pwede yan, you don't. Pwede duman, ipapulis, you don't. The answer is no. Ano? Sabi nga ni brother, ano, you cannot put the law onto your hands. Yes. Hindi mo pwedeng, ano, maduman ka sa korte, ma-file kikasong tig-apod na unlawful detainer. Unlawful, bako na legal ang sa imong pag-star, pag-occupy dyan sa daga. Kaya nagagad na ang korte, nagagad ka na sa korte na so korte nang magpahali duman. Ngayon dyan, minaabot si sheriff. Pag napatunayan mo talagang kay po niya nang maghali, mapadara na sa korte kan kay sheriff, iyan ang sheriff ang mapahali. Kung habo-abo, iyan ang pwedeng magyudyod. Iyan ang pwedeng magdara kay mga polis na nganing pwersahan niya na pahalion. Okay. So, inikita digday, huning mga hapot. Okay. What are the landlord's legal responsibility? Okay. Anong mga responsibility kang landlord? Makibasa na tabi. Landlord or landowner? A landlord legal responsibility include in almost every state keeping the rental unit in a condition that is fit habitation. Thus, they generally must make major repair to problem that make a unit unlivable. They must fix environmental hazard or hazard that could cause accident and injuries. A landlord also must take security precaution to reduce the risk of foreseeable crimes in or around the premises. A landlord must respect the tenant right to privacy and generally provide notice before entering the apartment. They cannot discriminate against tenant based on their membership in a protected group such as people of a certain race or national origin. Landlord also cannot retaliate against tenant for exercising a legal right such as blowing the whistle on a building code violation. They want to end the tenancy, they need to comply with state rules on notice and they need to follow specific procedure if they want to evict
Atay na. Uni po ang responsibilidad kang mga landlord. Ano? Halimbawa po ngayap, ang landlord, sinda dapat ang gumasto sa mga major repairs. So, halimbawa ngayap, brother, ako ano, ako huyan na para uma. Okay. Nagbagyo. So, tig-uma ko, nadampingan ki basod. Mm-hmm. Nadampingan ki basod. So, paano ko paan mauma? Basod na. Lagi mo ka na gravel inside na ano. So, dapat, itong basod, mahali. Sisay ka ng mapahali, sisang magasos pagpalikan. So, landlord. Landlord. Ano? So, landlord. So, halimbawa ngaya, ako para uma. Para uma ngaya ako, tulong iktaryang daga ang tig-uma ko. Pero with these expenses. Expenses yan kang landlord, okay. Tadagaan niya yan. Okay. Ano? Halimbawa ngaya, ining ano ko, ining huning daga ko, tulong iktarya. Tig-uma ko. May nakaabot duman sa binta, nagkaigo ki garo sa binta, security risk. May mga ano duman napabalita na may mga tulisan na nagduman sa lugar na nganing maproteksyonan man so tig-uma ko. Kay po itong pakudalan. Pakudalan nga sa areyang ito, nganing di pagpararabasan. Kung dae, ano pang igugusi ko, di ba? Kung aliba nga nausong sarabasan. Ang may obligasyon ka na magpakudal, so kagsadire. Okay. Ano? Tapos, bawal din sa landlord ang mag-discriminate against tenant because of the race, national origin, or religion. Okay. Or even political belief. Hmm. Halimbawa, ako landlord. Para umata ka. Ang binoto ko ngaya, si Pedro. Ikang binoto mo, so kalaban. Ikang ngaya, oh, pag politika ngayon, dahil ka maasahan. Duman ka ngayon sa balyo. O sige, cancel, dahil ka na pwede mag-uma. That is capricious. Ano? Dahil man itong pakiaram sa pag-uma so sa iyang political preference. Luwas man ito. Luwas man ito. Ika nga yao, nata ka nga nagbago ki religion. Dahil ka lamang nagparam sa ako, abo ko nga kang mga ibang religion, digdi dapat araw kayo ng religion mo. Kung dahil nga yao, humali ka na, dabuta ka ng mag, ano, i-cancel ko na ining ano mo, tenancy agreement. That is not valid ground for cancellation of tenancy. Apod po kan mga tugang discrimination. Ano mga the landlord cannot discriminate the tenant just because of his political belief, religion or certain affiliation. Ika ngaya por permita ka na naili ngaya o na ano? Igwa ka ng mga tato. Abo ko lang mga may tato. Dahil ka ng tenant. Oh, dahil pwedeng mga arugan, mga bakuyan na tamang ano, discrimination. Can a tenant deny entry to a landlord? Pwede hindi pagpalagon ang landlord? Oh, halimbawa nga yan, ang tinaunan kang tenant, tenant mga 2,000 square meter na daga, pwede hindi dyan palaugon? Ano brother ang nyao dyan? Often tenant can deny entry to a landlord based on the right to privacy. Although there are exemptions, tenant cannot deny entry if there's an emergency that landlord needs to address. If the tenant has abandoned the property, or in some cases, if the police are responding to a crime, the landlord needs to provide notice if they need to enter the unit to make repairs or improvement, or if they are showing their apartment to a prospective tenant or purchaser, this notice needs to be reasonable and generally must be at least 24 to 48 hours in advance. Okay. Ini pong mga ano, pwede lang dali pa pwedeng ano, de pala ugon. Halimbawa ngayon ako ngayon brother ano, tenant ako, tulong iktarya ang tig-uma ko. Kung ikakag sa diri kang daga, magtaram ka man kung maduman ka. Taba ka baga mapagkamalan mi kalima magduma kang matanga sa muya, umnauso ngayon halimbawa duman sa tig-uma kong daga, uso duman ang rabasan. Uso ngayon duman ang may mga masasamang loob. Baka baga mapagkamalan mi ika, nasaro ka sa mahabas, umatigbas ka kung anong mangyari sa imo duman. Dapat, bilang ano, kagsadi, maski ikang landowner, magpaaram ka man kung noaring ka maduman. Nganing expected ka. Ano, lalong-lalo na kung halimbawa, security, kumbaga, risk ang security risk area, na igwa ngayon duman ng mga ano, mga nice people ngayon dyan sa lugar na yan, na baka pag nagduman ka, baka aguna kang kagsadire, threat ka sa banta ka sa seguridad, oo, ito na, ikapaso na ano, ikapaso na kulugan or na worse na ano yan, may nangyaring maraot sa imo, kasi ba common expected? Ano? Maski po kita ang kagsadire, kang daga,
The moment na igwa kitang tenant, tig-surrender ta ka ng possession sa tenant, the right to possess is now given to tenant. And that being a possessor, igwasin dang right to privacy. Eh ka pwedeng maglaog basta-basta sa harong. Maski sa imo na daga, may kubo-kubo sa tenant, dahil ka pwedeng anytime mag-barge in ka na lang na din nagpapaaram. Ano? So, kumbaga, sabi nga, respeto man sa tenant. Respeto man sa tenant na magpaaram kung narin na mag-apod nga, padyan nga ako sa arog ka ini. Oh, although may mga exception man dyan, halimbawa nga sa tenant, biglaan man talagang nag-abot, dahil ka nakukontak, o yan, mga reasonable ground yan. Ano? Pero generally, kay Puan, ang tenant, magpaaraman. Ang landlord magpaaraman kung maduman mabisita sa tenant. Eh, ang iba man kaya, bro, na surprise kaya. So without ano ba ga? Tapos pag duman kang land owner, may anong may gibong ano? Very illegal na yan. Oh, minsan man, diba, ang ako ang landlord. Di ang nangyari. May buro balita nga ako na sumangagusi, tigarabas, tig ano nga kang tenant, tig babarang abangaan, nga hindi na ako makashare duman. Iyan, pwede ko anda ko po, because that is commission of the crime. That is one of the exception to the rule. Okay. Kasi nagko-commit ka ki crime, anytime, pwede kang dumanon. Ano? So, sa so, pag-abot sa mga repairs, ang minor repairs sa tenant, ang mga major repairs sa landlord. Okay. Pwede kang palingon basta-basta kang landlord, dahi due process kita. Ano, kay Puan, may basis ang pagpahali kang tenant. Sa Article 3. Notice, etc. Pwede ngayon, ano, nagtataong ngayon man kigusi, pero poor permulate. Pwede ngayon palion. Pag di ba nagtataong kigusi, pwede yan i-cancel, di ba? Pero halimbawa nga, so nagtataw man nga kigusi, pero proper may delay. Minsan nga ya, ang orma, ang ano nga, ang taohan dapat nga, piksa 15 minata o nga ya, o 10 bulan ang nakaagi, saka sa namata, o, minsan tibiyo-biyo na sana. Nga ako man baga nga, may tigagastusan man. Ang ano po yan mga tugang, the moment na nagtanggap ka kigusi, gartigwib mo na, tigpatawad mo na itong late. Diba? That's not a valid ground, that porket late lang, pwede muna siyang palion. Okay. Eh, so, ano pang nga ang digday? What do you do if your landlord won't fix anything? Dahil naman ini. Bako naman applicable, brother. Okay, digday na kita sa... Harassment. Kaya po, baki abogado pag nagkakarasuan sa ano? Eviction. Kaya po, ba talaga may abogado pag may mga agrarian cases? Kung ang ano man lang po mga tugang, kung ang question man lang nindo barangaan. Dahil nga nagrenta, dahil ako magkukuha ng abogado. Ano? Abala pa ko sa oras mi. Sa trabaho. Abala pa ko sa trabaho mi. Maguroro na sana kamo, magurusay na sana kamo, kamo. Magbunok kamo kay manok, harampangan. Oo, harampangan. Magurulay. Sabi nga nadadaraan sa maboting usapan. Kung halimbawa ngayon may mga technicalities na ngayon, may mga issues na mga complex issues, yan, magkuhana ka mo kay abogado. Ano ta, minsan, may madyaran sa kuya, attorney niya, utok yung tenant me, dito niya si Binayad Nagusi, niya, kinuamo man, iyo ngaya, sala mo, anong sabi mo? Dahil man nga, dapat nga sa masunod, di karoon mo naman sa napinatawad ito, dahil na magparaan, baka nga, baka maluya man sana talaga sugusi. Kung bako pabantay eh, kung pag nagugusi, magduman ka. Nganing mabantayan mo kung talagang nagtataram kito to oo, dai. Yeah. Ano? So, landlord responsible for damaged property. Dena, na. Ah, iba naman ini brother. So, alos na convert na naman gabus na topic, ano? So, ngunyan, bati na kita brother. Igaroon ako nung ka naman nababati yun. So, uni po, ano? Happy listening po sa mga paradangog sa Barangay Balading Malinaw Albay. Sa mga nagdadangog po dyan sa Central Terminal sa Pawa, Tabaco City. As in dyan man po sa Saudan kang malilipot. Bulyo mo naman brother sa ano. Maray na hapon dyan sa Indo. Tapos man sa market kang ano Bakakay. Tapos duman sa Barangay May, Barangay 3 sa Malilipot. Dakol na nagdadangog naman sa Tuya. Maray na hapon po dyan kay Auntie Arlene Toscano family, Bon family dyan sa... Balading, sa Barangay Santos po, si Kagawad Glenn Bonillo, din si Oy Bonillo, si Gwen, ang Kunanan family, si Blanca Flor, si Randy Bunto sa Barangay Uno, si
Dodong Balyatan, si Borbe na nag-ano dyan, Santa Cruz, nagtitinda. Oh, dahil Jono Salazar dyan sa Barangay Basud. Pag may nalingawan ka naman dyan. Si Elisa Bube sa Barangay Tres. Si Tantan kan, sudyaon ka naman. Si Raquel de Bayula, of course. And then si Burlag Datan Family, si dyan sa Barangay 4. Oh, ni dakulog itang ano, dakulog itang comment. Masanta daw ini. Ano pala, happy birthday po kay Madam Elaine Morato, kang Morato Pilinat sa Sentro Ginubatan, Albay. So nagse-celebrate po siya kay birthday ng niyan. Hello Kuya Rambo, ali kay Mayra Cordova. Ayda sa inyo. Hello po diyan sa Bilan Family. Mabuhay po diyan. Kay Ali man kay Ruth Consulta Klima ko, taga-Tiwigay din ini. Hello po. Gandang hapon po. Sabi ni Ma'am Ellen Bisa, good afternoon, Attorney Blanza, pabati po kay Toying Borse, Arnel Baldosa, Edna, and Larry Contante of Nagas. Oh, Nagas sa tiwi ini. Pero may nagdadawag sa programa tabi nindo. Mabuhay po kamo dyan sa Nagas. Ano po kaya ang pwedeng ikaso sa mga tao na mahilig mangraot sa kapwa? Sabi ni Rose Ann, anan mo, tultugan mo kay Lada, tapos si Panos. So, tinultog na, ano yan? O yun na, susadit maglada, ano ka nang apod? Sanggariya. Yan, nanganing denog para pangraw. sabi ni Lyra Belda Prieto, marinapon po sa inyong duwa. Kay Mamila Bicas, good afternoon Tabi, attorney and brother, Bilarminon. It's nice to see you and hear you again to the program Legal Sana. Very informative program. God bless Tabi. Salamat po, madam. Si Makmak Riluya, milestone follower ta na ini si ano Macmac. Fernandez Family po sa Bernada. Tulong puso kay Paul, kay Mac. Sabi ni Dian Duran Croce, attorney, pwede daw tabi magpaharong suit sarong tawo na nagki-claim kang daga pero wala pa nakaputan titulo, tapos may nagpetition pa kang pig-claim ng daga. Puros talaga daga ang iriwal ano. Pag dahil kang nakakaputan na dokumento, makatakot 'yan. Kasi pag may buminuto na dokumento, bako karon pa na nagsadire, pwede kang palion. Discuss ta na bagay sa Torres title. Pwede ipademolish ang harong mo kasi ang apod kan builder in bad faith. Ano? So illegal ang ano. Sabi ni Ying Yulipse Yanisit Mon. Ano ini? Siguro binaliktad sa pangaran. Montesinay. thank you for discussing this, attorney. Pag ang farmer kaya nagparehistro sa mo sa agriculture, under the RSBA, kapag nagsabi sa mo na tenant sinda, saruan sa tiga inahagad may dokumento. If dahil sinda makaproduce kang dokumento, nagiging sindang farm worker or labor. So, ang farm worker or labor, ordinaryong, bako yan considered as tenant. Ano, garo, aldawan man sa nakamo. Bako kamong nag-share sa, ano yan, sa produkto. Sabi ni Chan Abrera Tindugo na, maray na hapon po si Ratone and Brother Bilarmino, nakantabay po, Legal Sana. Kay Ma'am Diskaya Dicen Docot, hi po attorney, hi man po sa indong madam. Kay Juni Bicalye, maray na pagkaunto sa indong duwa sir, maray na hapon na tabi sir. Sabi ni Ma'am Seriola, Geraldine Seriola Sestina, good afternoon po Attorney Blanza and Brother Bro Bilarmino. Pabati po sa lahat ng nakikinig at nakantabay sa Legal Sana. Very informative program. Pabati sa Sistina, Seriola, Coronesa Family at kay Andre at Tosilito Peña. Happy weekend and God bless us all. Sabi man ni Lisa Betito Rosales, good PM Attorney Blanza and Sir Bilarmino. Very well said, Legal Sana at Tindugo na. Yes, si gratis mati. kay Rosa Balingit Monster, hello po, maray na hapon sa indong duwa. Salamat at may naaraman ako tungkol sa karapatan sa daga. Kay Ma'am Linkat Disuyo, maray na hapon po. Great man po ang Disuyo family sa Zone 3, Ugob, Malinaw, Albay. But 2000 to po sa San Francisco Institute of Science and Technology. Magrilingan po kita sa summer. Ayun pala ng ano, dakulong ngayon na nagre-reunion ano. So, ano, alumni yung coming. So ano yata San Jose National High School magkakaigwaman sindaki alumni general alumni yung coming. So San Francisco Institute of Science and Technology, so is faced igwaman sinda ano. So kami tapos na kami sa San Jose Community College, tapos na kami sa grand alumni yung coming.
May mga masunod pa pong activities kami. Ngunyan na mag-abuto na Easter Sunday. Sa kaso, may maya pong magbakal kidaga duman sa may tigpabakal po duman. Clean title po ito. 4464 po ang ano niya. 2,000 square meter. Eyo. May commission ka doon. ikang ente. So anyway ano, so sa ngunyan hitik na naman kay bagong karamanan sa tong programa, ano. So sana po mga tugang nakapagtao kami kay mga panibagong karaman. Panibagong okay, information po sa itong mga paradangog. Lalong-lalo naman po sa mga nag-request sa ito, mga naghahapot sa ito tungkol sa parauma. Sana maski puro pa paano, nadagdagan mo yung sendong kaaraman. As in, matawanan man kita ki-guide, ki parang ano man yan, na nganing mas maprotektaran taman ang sarong karapaang ano. Basta po, siyempre, every time may kontrata, ang pinakaano po digdi, sabi nga ni, basic requirement in a contract, compliance in good faith. Kaya po, ang sunod nun ta kung anong nakapaanak, ano, o kung anong nakalag sa kontrata. Okay, sa contract na sabi, contract is a meeting of mind between two persons whereby to give something to render some services. Yan, kontrata, meeting of minds. Civil Code of the Philippines po yan. Kaya po, ang puro perme, nagmi-meet ang minds, nagko-consent ang both parties, and you can only give your consent pagtultol ang kahuron mo. Dahil pagpahidapon. Dahil pagpahidapon ang kahuron. So, inabot na naman kita oras kay pamamaara mga tugang. So, ini po si Giraray, si Attorney Randy B. Sablanza. Ini po si Brother Ariel Villarmino, nagsasabing legal sana.